Hello Libra, welcome dito sa akin channel. Palayan 888 Libra. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Libra. Ito ay money care financial reading ngayong March 2024. Ano ba ang messages? I hope na makuha mo yung energy. Okay. First card natin is forgiveness. Bakit may forgiveness dito? Friendship. Pera to guys ha. And grieving. Oh. Kakaloka. Bakit lumabas is emotion? Okay. Comment down below if bakit ganun. Okay. So, forgiveness, friendship, and life purpose grieving. So, nakikita ko sir dito, pwedeng, since pera naman yung pinag-uusapan dito, is posibleng may kailangan ka sigurong patawarin na kaibigan, kapamilya, kakilala, katrabaho, na siguro niloko ka, inutangan ka, nawalan ka, parang ganon. So, nako. Comment down below if resonated ka yan. Nakakaloka yung message mo. Tingnan mo siya. Ang pinaka parang ano dito, message sa'yo is posibleng mayroong kang kaibigan or pwedeng kakilala or pwedeng kapamilya na niloko ka, inutangan ka ng pera, in-scam ka, hindi ka binayaran, nagdala sa'yo to ng depression, malaking halagang pera to Libra, and nahihirapan ka ngayon na tanggapin ito. Or pwedeng sa past mo na to. But, ang sinasabi ng brother dito, walk away. Diba? Huwag mo daw na stressin yung sarili mo. Huwag ka daw may stress. Dahil yung perang yan na nawala sa'yo, 46 eh, balance. Dahil yung perang yan na nawala sa'yo, ay posibleng ibalik din ito sa'yo ng universe. Diba? So, ang ganda. Maganda yung message sa'yo eh. Kasi parang sinasabi na, ano man itong grieving na to, itong perang itong nawala sa'yo, ay posibleng ibabalik ulit sa'yo to. So, hindi mo daw kailangan na malungkot, hindi mo daw kailangan na magalit, masuklam, or hindi mo daw kailangan na gumawa ng hakbang. Ang gawin mo lang is walk away. Mahirap yun ah. Like for example, kapamilya mo, kaibigan, ninakawan ka, niloko ka, in-scam ka, inutangan ka. Tapos, patatawarin mo lang, nako, sino ba yung makagagawa nun, diba? So, human being, mahirap itong gawin, walk away. Pero, ang sinasabi ng barahang ito, it's a karma. It's karma card, 2, 4, 6, 6 cards ng karma card na sinasabi na hayaan mo na lang daw yung buhay. Yung mag, parang kumuha ng sukli doon sa taong gumawa sa'yo ng masama. Kasi pera lang daw yon, and itong perang ito ay posibleng ibalik pa sa'yo ng universe. Mahirap yun ah. Pero tingnan natin if sino yung makaka-resonate dito. Paano kung yung perang yun is yun na lang yung pera mo? Diba? Ang tendency mo dyan is talagang iiyak ka, mamumuhi ka. Okay. So, nakikita natin dito guys na may choice ka, may option na makuha yung victory and success. It's either business yan or pagiging empleyado or pwedeng kung ano man to na recognition, pwedeng may additional income, may bonuses, may unexpected income, or kung ano man to na source ng money, a promotion, salary increase,
na pwedeng magdala to sa'yo ng pagbabago sa buhay mo. Pwedeng kung dati is mababa yung sweldo mo, pwedeng papunta ka doon sa company or sa lugar na makakapag-save ka na kasi mataas na yung sweldo mo. Parang ganun. Okay? Bakit may lovers? So, nakikita ko sir dito, Libra, nako, nakakaloka to. Alam mo yung energy mo, ang nakikita ko sir dito, naaawa ko sa'yo. Sobrang nakakaawa ka, Libra. Kasi sobrang sipag mo eh, ba? Diba? Ang nasa isip mo is mag-ipon ng pera. Ang nasa isip mo is maayos yung buhay mo. Yung magtagumpay ba sa buhay, yung makaalis na sa kahirapan. Okay? May choice ka naman eh. May choice ka naman na makaalis sa kahirapan. Kung ikaw lang mag-isa. But nakikita natin, pwedeng married ka, in a relationship ka, or pwedeng single ka, pero pasan-pasan mo ang buong pamilya mo eh. And yung pamilya mo, sila yung the devil dito. Diba? Sila yung the devil dyan. Etong mga taong itong nakapaligid sa'yo, Libra, sila yung the devil. Sorry ah, pero kung makikita mo itong King of Wands, sobrang ano ka eh, workaholic ka, sa gabi, sa araw, sobrang sacrifices yung ginagawa mo. Pero lahat nauuwi lang sa wala. Diba? After mong sumweldo, lahat binibigay mo sa pamilya mo, lahat, wala, ubos lahat. Okay? Useless to eh. Diba? Useless yung pagtatrabaho mo, pag-iipon mo, yung tagumpay na iniisip mo. Kasi wala eh, parang stagnant na to. 20 years ka ng ganyan eh. Comment down below, 20 years, 23 years, 25, 30 years ka ng ganyan. Pwedeng nakapag-asawa ka ng maraming bisyo, nagsusugal, o kung ano man yan na bisyo niya na wala eh. Yung pera is parang, ano lang, tawag dito, sinusunog yung pera, parang ganun. Oh, sabi na eh, diba? Ang tagal-tagal mo na, it's either 8 years, 23, 25, 30 years ka nang stagnant, naka pwedeng isang employer lang, yan na pinagtatrabuhan mo, tapos isang employer, ang dami mong utang dyan, hindi ka makaalis-alis, yung pamilya mo, ginagawa kang ano, sobra-sobra na to Libra, kasi kung makikita mo dito, umiiyak ka sa gabi, or pwedeng namumroblema ka, nahirapan ka eh. Sobrang hirap na hirap ka na sa ngayon. Oh, dahil yan sa pagmamahal mo sa pamilya mo. Diba? So ngayon, nakikita natin, may choice ka naman. Diba? Oh, sabi ko na eh. Sa confirmation yan, may choice ka naman Libra. Diba? Gabi-gabi kang umiiyak, hindi ka makatulog sa gabi. Dahil, parang nakikita ko sa'yo dito, may mga nararamdaman ka rin eh. Diba, nararamdaman kang masakit sa katawan mo. Gusto mo nang sumuko sa pagtatrabaho, magpahinga, pero hindi pwede. Kasi may umaasa sa'yo eh. Buong pamilya ata to eh. Pwedeng asawa mo, hindi naman sila disabled, pero nakaasa sila sa'yo. Oh, tingnan mo to. Itong pamilya to, pamilya, ito relationship. Gusto mong umalis dyan sa situation na yan? Gusto mong umalis dito sa naka-bandage ka? Sa sitwasyon na wala kang kawala, gusto mo ng milagro, gusto mo ng paraan, pero hindi mo alam kung paano, kaya sobra kang nag-iisip gabi-gabi, overanalyzing, umiiyak ka na lang, hindi mo alam kung paano ka makakaalis dyan sa situation na yan. Comment down below guys if you are resonated. Thank you guys, bye!